Well, next vlog is yung continuation ng sensors. So siguro hanggang bukas tayo rito bago tayo pumunta ng time motion study. Well, sa sensors, naano natin yung transit time ng transit time flow. Yung mga particles yun. So could either be particles, pwedeng water particles, pwedeng element particles. No. Again, yun yung mga kinakalibrate ng mga ultra sensors na yan. Especially yung transit time, yung pagpupunta ng ano, sa ultrasound, yung travel ng ultrasound frequency is at the transit time. At saka syempre, aside from that, you know, ito, ayan, makikita ko yan, angles. So pag may angles yan, eh syempre, sine dyan, o tangent dyan, ibig sabihin may angles yan. Okay. At saka kung maalala nyo, nagtano ko rito ng ano, di ba, microscope. Yan, microscope magnification. So, ang calibration pala ng microscope. Kasi doon ako nasanay dahil computer eh. Microscope, eyepiece, calibration is kinuha ko rin. Pati yung eyepiece ng microscope, with respect to stage micrometer, eh, may formula din. So, sinama rin natin yun para maging kompleto. Well, yun na yun. Biology naman to. So, kung akala nyo walang computation yung biology, meron din pala. Especially pag yung microscope magnification and microscope eyepiece. Yung eyepiece is yung kung saan natin nilalagay yung ating mata para makita. And then yung sa baba, kung saan nilalagay, pinapatong yung slide, yun ang tinatawag na stage. Okay? Yun yung na-invento ni Anton van Leeuwenhoek. Yung na-invento ng microscope. Pero syempre, modern microscope na ginagamit yun, electron microscope na. So, yun. At least naka-ano tayo ng meron tayong particles, chemistry, physics, and biology. So, meron tayong ano mga nasa science na reference to sensors. So, yun nga, no? Doon natin mapapatunayan na ang trigo eh, ang angles, o especially yung ano eh, trigonometric functions of acute angles, o yung sine, cosine, tangent, eh gamit na gamit sa iba't ibang fields. Pag may angle yan, eh posibleng hindi. Pag may angle yan, posibleng walang right triangle yan. Kasi once it has an angle, may right triangle or oblique triangles na mabubuo. Kasi usually right triangles, kasi sine. Sine, cosine, tangent, and then yung inverse. O yung arc sine, arc cosine, arc tangent. Or the inverse functions. So usually right triangle yung nabubuo. Kung hindi right triangles, oblique triangles. So, itong sa microscope eyepiece calibration, baka sila Ma'am Ana Pilit ang nakakaalam nito, kasi yun yung mga biology, ano talaga, sila Andrew Bahana. So, Sir Andrew Bahana kasi mga biology major yun eh. So sila na bahalang kung mali po yung mga nasabi ko, ipaki-correct na lang po ako. So yun lang po.